sa kahitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, o papuri. Sa kahitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mauwaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong pinuspos ng malasakit sa kapwa-tao ang paring martir na si San Maximiliano Maria na namintuhong masugid sa mahal na birheng ipinaglihi ng walang kasalanang minana. Pakundangan sa kanyang panalangin, kaawaan mo kami at pagkalooban ng kakayahang tularan ng iyong anak hanggang kamatayan, alang-alang sa iyong kapurihan sa paglilingkod namin sa kapwa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Basa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sumigaw ang Panginoon, "Hali kayo mga itinalaga upang magpahirap sa lungsod. Dalhin ninyo ang inyong mga sandata. Mula sa pintuan sa hilaga ay pumasok ang anim na taong tigi-tigiisa ng sandata. May kasama silang nakasuot ng kayong lino na may panulat sa baywang. Tumayo sila sa altar na tanso. Noon, ang kaningningan ng Panginoon ay lumagay sa itaas ng kerubin sa may pagpasok ng templo. Tinawag niya ang lalaking nakadamit ng kayong lino at may panulat sa baywang. Sinabi niya rito, "Libutin mo ang lungsod ng Jerusalem at lagyan mo ng tanda sa noo ang lahat ng nagdadalamhati dahil sa mga kasuklam-suklam na ginawa roon." Sa iba naman ay narinig kong sinabi niya, "Sumunod kayo sa kanya at patayin ninyo ang mga taga roon. Huwag kayong magtitira maliban sa may mga tanda sa noo. Patayin ninyo lahat ang mga taga roon, matanda, binata, dalaga, babae at bata. Umpisahan ninyo sa santuaryo. Inuna nga nilang patayin ang matatanda ng bayan sa harap ng bahay." Sinabi niya sa kanila, "Parumihin ninyo ang templo at puniin ninyo ng bangkay ang patio.
lumakad na kayo. Lumakad sila at pumatay ng pumatay sa lungsod. Ang kaningningan ng Panginoon ay umalis sa may pagpasok ng templo at tumagay sa may ulunan ng kerubin. Lumipad ang mga kerubin kasama ang mga gulong at tumigil sa may pintuan ng templo sa gawing silangan. Nasa ulunan pa rin nila ang kaningningan ng Diyos ng Israel. Ang mga ito ay siyaring apat na nilalang na nakita ko sa may ilog Kebar at nalaman kong sila'y mga kerubin. Sila'y tiga-apat ng mukha at tiga-apat din ng pakpak at may mga tila kamay sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Ang mukha nila'y tulad din ng makita ko sila sa may ilog Kebar, kung saan gumawi yaong isa ay doon din yung iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Dapat na magpuri ang mga alipin, ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay pupurihan, magmula ngayon't magpakailanman. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng Poon pupurihing tunay. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na nasa kalangitan dooy naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Pinagkasundo ni Kristo Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagkasama ninyo magkapatid ay napanauli mo na sa dati at napapanumbalik mo siya sa ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-uusapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi
ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon ako kasama nila. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na Poong Hesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Hesus Nazareno. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Maximiliano Maria Kolbe, isang Franciscanong konbentual na martir at deboto ng mahal na ina. At isa po siya sa mga santong napadaan din dito sa ating bansa. Sa katunayan, sa kanyang pagpunta sa bansang Hapon, siya'y lumagak muna dito sa Maynila at nakitira dyan sa San Beda. Sa mga paring Benediktino ng San Beda at sa simbahan ng San Beda ay nagmisa po siya. Kaya nakakatuwang isipin na may mga santo na napadaan din dito sa atin sa Pilipinas bago siya lumagak sa misyon sa bansang Hapon. Sa katunayan, ang ating simbahan ay tinatag ng isang santo, San Pedro Bautista, isang Franciscanong pari din. Kaya ang mga santo'y mga tunay na mga tao, hindi sila mga superhero na parang katang-isip o para bagang napakalayo. Ngunit sila ay katulad natin. At ang iba pang mga santo ay talagang nanahan, nanirahan, nakisalamuha dito sa atin sa Pilipinas. At sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, nung dumating ang panahon, nung ikalawang digmaang pandaigdig ng pagbalik niya sa kanyang bansa sa Poland, ay hinuli ang mga Kristiyano, ang mga kalaban ng Estado ng mga tauhan ni Hitler at sinay din nila sa isang concentration camp. At sinabi na isang beses ay may tumakas na preso at sa galit ng warden, sinabi niya na hanggat hindi niya natutuklasan ang dahilan at hindi bumabalik yung preso ay ipapapatay niya ang ilan sa mga preso. At kanya lang pinipili kung sino yung mga papatayin kinabukasan. At nagkataon na isa sa mga pinili nung gabing yon ay iyak ng iyak sapagkat sinasabi niya na meron pa siyang pamilya. Bata pa ang kanyang anak. Kaya't hinayang na hinayang siya at sabi niya, wala akong kasalanan pero ako ngayon ang nadamay. At nang ito'y marinig ni San Maximiliano Kolbe, kinabukasan, sinabi niya rin sa warden, huwag niyo na hong patayin itong kasamahan namin sapagkat siya'y may asawa at anak. Ako na lang po. Ako'y isang pari naman. Wala akong pamilya. Walang umaasa sa akin, kaya ako na lang ang inyong patayin. Kaya ang ginawang pamamaraan nung panahon na yon ay sinaksakan siya ng asido o lason hanggang sa unti-unti siyang mamatay. Dito ipinakita ni San Maximiliano ang sinabi ng Panginoon, walang higit pang pag-ibig
ang pag-ibig ng isang tao, isang kaibigan na inalay ang kanyang sariling buhay para sa kanyang kapwa. Hindi kilala ni San Maximiliano kung sino yung taong yon. Ngunit dahil siya isang Kristiyano, sa kanyang pagmamalasakit, inalay niya ang sarili niyang buhay kapalit nung taong iyon. Hindi ba yun ang ginawa din ni Jesus sa Sareno? Ng ating Panginoon, inalay niya ang kanyang buhay kapalit nino, kapalit natin, sapagkat tayo ang nagkasala, tayo ang dapat parusahan, tayo ang dapat magdusa. Ngunit, ganun na lamang ang pag-ibig niya. Bagamat siya'y anak ng Diyos, nagpakababa siya, nagkatawang tao siya, at humalili siya para sa atin dahil sa kanyang pagmamalasakit. Nung ginawa pong santo ni Papa Juan Pablo II, si San Maximiliano Kolbe noong 1980s, yun pong lalaking sinagip niya kasama ang kanyang pamilya dumalo sa misa nung kanyang pagiging santo. Nagkaroon pa siya ng apo, apo sa tuhod. Mahaba ang kanyang naging buhay. At lagi niyang sinasabi, ito'y dahil sa isang santo na nagkusang ialay ang kanyang buhay para sa kanya. Pagmamalasakit. Siguro nga mga kapatid, hindi darating ang punto. O kung dumating man yon, tanungin natin ang sarili natin, kaya-kaya natin? Baka nga kung yung mga mismong kakilala natin at mahal natin, minsan binibiro ko, pag nag-i-interview ako na ikakasal, handa ka bang mamatay para sa asawa mo? Ikaw ang sasalo sa bala, sa saksak para sa asawa mo? Minsan nagingitian lang. Parang nag-iisip pa talaga ng matindi kung sasabihin nilang, opo, para ba sa kaibigan mo, ikaw ang aharap sa panganib? Kayo po makakasagot niyan. Siguro nga ang magulang, kaya pa. Marami tayong alam, mga magulang, sasabihin nila, ako na lang ang magka-cancer kaysa yung anak ko na bata pa. Ako na lang ang maghirap kaysa yung apo ko na nagsisimula pa lang ng kanyang buhay. Siguro nga, sa mga mahal natin sa buhay, kaya natin yon. Pero, si San Maximiliano Kolbe nga, hindi niya kilala kung sino man yon. Pagmamalasakit. At lalo higit kaya, may pagmamalasakit tayo sa mga taong nagkamali. Siguro nga, hindi darating ang punto na kailangang ialay natin ang buhay natin. Baka sabihin nyo, eh, Father, yung asawa ko nga, pinag-iisipan ko pa kung ialay ko buhay ko sa kanya, sa kaaway ko pa kaya. Pwede ba, Father? No? Sa anak ko nga, eh, medyo diskumpiyado pa ako. Doon pa kaya sa nakasakit sa akin? Siguro nga, mahirap. Talagang hindi lang dalawa, tatlo, apat na isip. At talagang baka iba sa inyo, hindi na mag-iisip pa. Bakit ko iaalay ang buhay ko dyan sa mga kaaway ko? Sa mga nagkamali at nakasakit sa akin? Pero kung hindi man natin maialay ang buhay natin, ang isang uri ng pagmamalasakit na inaalok sa atin ni Jesus sa Sareno ay itama man lang sila. Itama. Ngunit,
maganda rin tanungin, ano ang motibasyon natin sa pagtatama? Dito darating ang pagmamalasakit. Kaya ba natin tinatama ang kapwa natin dahil nagmamalasakit tayo? O gusto lang natin patunayan tama tayo? Kaya nga't ang magandang bili ni Jesus sa Sareno, pagsabihan mo. Pagsabihan mo. Hindi lang minsan maririnig mo sa isang bata, pinagalitan po ako ng nanay ko. Pinagalitan ako nung teacher ko. Pinagalitan ako nung kasama ko. Samantalang ang totoo sana ay pinagsabihan ako. Pero siguro nga, hindi natin siya masisisi na masasabing niyang pinagalitan ako kasi ang postura natin galit agad. Siguro nga yun yung una nating ipagdasal para maitama natin ang kapwa natin sa halip na galit agad ang pairali natin. Pwede bang makipag-usap muna? Pwede bang daanin natin sa malasakit muna? Pwede bang ang dahilan natin talaga ay dahil gusto natin tulungan ang ating kapwa? Siguro nga hindi katulad ni San Maximiliano Kolbe, darating ang panahon, yung uri ng pagmamalasakit natin ay pag-aalay ng buhay. Pero pagmamalasakit din yung pagtama sa ating kapwa. At ang pagtamang ito ay dulot ng pag-ibig at pagmamalasakit. Mahirap po ito sa ating mga Pilipino kasi hindi tayo sanay sa diretsahan. Nung linggo nga, sabi ko, pinagnilayan yung bulong-bulungan. Mahilig tayo sa bulong-bulungan. Yung taong kinaukulan, ang huling-huling nakakaalam, aminin natin, nalaman na ng buong barangay, ng buong bayan yung malinong taong iyon. Kasi hindi natin masabi ng diretso. Ito yung ipagdasal natin na magkaroon tayo ng tunay na pagmamalasakit. Upang sa gayoy, siguro nga, hindi natin kayang ialay ang buhay natin katulad ng ginawa ni San Maximiliano. Pero lahat tayo, kaya natin magmalasakit. Kaya natin tulungan yung taong nagkakamali. Kaya nating panumbalikin yung taong naligaw ng landas. Kaya nating ilapit kay Jesus sa Sareno ang nalayo na sa Kanya. Upang sa gayoy, masabi natin, tayo'y tunay na deboto. Sapagkat katulad ni Jesus Nazareno, katulad ni San Maximiliano Kolbe, ako'y nagmahal at nagmalasakit sa aking kapwa. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, sinabi ni Jesus sa atin, kung dito sa lupa ay may dalawa sa inyong nakakaisang humingi ng anuman, gagawin ito para sa kanila ng aking Ama sa langit. Kaya't manalangin tayo ngayon ng sama-sama. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga miyembro ng simbahan, naway maging malapit ang kalooban sa isa't isa at mamuhay sa kapayapaan at pagkakasunduan, manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway igalang ang karapatan ng bawat tao at iwaksi ang pag-uusig at pananakit, manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon.
tayo naway makapagsalita ng katotohanan, ng may katatagan at pagmamahal, at tanggapin ang anumang pagtatama ng iba, ng may kagandahang loob. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga may sakit, matatanda, at ang mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway makita nila ang kaginhawahan at kasiyahan sa kagandahang loob ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga yumao, naway maging malinis ang budhi at maihanda sa walang hanggang pakikiisa kay Kristo. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ama naming nasa langit, kapiling namin ng iyong anak, hinihiling namin na tulungan mo kaming manalig sa kabutihan ng bawat tao at maging mahinahon kami sa isa't isa tulad ng pagiging mabuti mo sa amin. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain na mga alay sa iyo, kami ay nagpapakumbaba sa pagdalangin upang alinsunod sa halimbawa ni San Maximiliano Maria, mahubog kami sa pag-aalay ng aming buhay sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan ni San Maximiliano Maria ay parangalan, siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa pangalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawa kanya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Maximiliano Maria at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bungga lang tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyan. Pagbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng liminister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng liminister. Sumunod po tayo. Announcement, kasalukuyan po tayong nagdiriwang ng mga misa nobenario sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora tuwing alas 12:15 ng tanghali sa darating na 15 ng Agosto sa ganap na alas 5 ng hapon ay gaganapin ang maringal na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria. At sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora, ito po ay susundan ng prosesyon. Inananyahan po ang lahat na dumalo. Pagkatapos ng misa, uwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareth. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami ay nagsusumamo upang pakundangan sa aming pakikinabang sa iyong katawan at dugo, aming makamta ng maalab na pagmamahal na tinanggap ni San Maximiliano Maria sa piging na banal
hari naming nabubuhay, kasama ng Ama at Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata at iba pang pangayuda. Salamat po. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Kapag nagkakamali ang ating kapwa, nagmamalasakit tayo. Nais natin siyang mapalapit lalo sa Diyos, hindi upang patunayan lang na tama tayo. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig at awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mong aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulalhati ka namin.